Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating dibusyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Nobyembre. Ialay natin sa misa natin ngayon ang ating pasalamat sa ating Poong Jesus Nazareno. Isama natin ang mga intensyon sa lahat ng narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagpaalala sa atin na ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob. Kaya kahit na siya ay magpagaling sa araw ng Sabat, ito ay pagpapahayag na ang kabutihang loob ng Diyos ay hindi nalimita sa kung anong mga patakaran at batas na gawa ng tao. Kuminsan sa buhay natin, tayo ay may makitid na pagtingin sa mga salita ng Diyos, sa mga patakaran at kautusan na bigay ng Diyos. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin na iyong anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magbagin dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna bang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain na mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa patriarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo na siyang maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinupurihin magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inaniyahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila uminik. Kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling sa kapineyaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga?" At hindi sila nagsagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan at narito tayo nagsiksikan ating, para ating ipahayag ang ating pagmamahal sa ating Pong Isus Nazareno. Kasama ko ngayon si Father Dinis, nagmula pa sa Sambales, ay narito siya upang makilahok sa ating Eucharistia. Palakpakan po natin si Father Dinis. At siyempre ang lahat ng mga naririto at sa labas dahil kahit ano, gaano kahirap ang pagdalaw sa ating pamansang Nambana at Basilica Minor ni Jesus Nazareno, narito tayong lahat. Kaya palakpakan po natin ang lahat na naririto. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa kabutihang loob ng Diyos versus sa tinatawag na tradisyon at kautusan. Tayong mga tao, nangailangan tayo ng kaayusan upang madali ang paggawa. Upang ang ating paglalakbay, anumang klaseng paglalakbay at pagkilos ay maayos, kailangan natin na mayroong mga patakaran o tinatawag nating kautusan, patakaran o batas. Kuminsan, sinasabi nga ng iba na leaks, dura leaks is leaks. Mahirap man ang batas, pero ayan ay batas. Mahirap man ang tradisyon, pero kailangan sundin. Dahil ang tao nangailangan ng kaayusan. Pero hindi naman siguro na tayo ay napakakitid o napaka-literal sa ating pag-unawa sa mga tradisyon at mga kautusan na kung minsan hindi na po natin isinasalang-alang ang tunay na esensya, ang tunay na kahulugan at ang diwa ng bawat kautusan o batas o patakaran na ginawa natin upang tayo ay mamuhay na isang tao na mayroong na sentro na saisay o kabuluhan sa buhay. Sa atin pong unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Tagaruma, Kapitulo 9, Biso 1 hanggang 5, ay kanya na pong sinasabi na ayaw niya sanang dalhin ang mabuting balita o ang ebanghelyo sa ibang bansa at sa ibang tao dahil ito ay nakatuon na sa mga hinirang na bayan ng Diyos, ang mga Israelita. Pero dahil gusto ng Diyos na ang lahat ay makakaalam sa kanyang kabutihan at ng kanyang kaligtasan, kaya dala-dala ni San Pablo at iba pa mga apostol ang napakahirap na misyon na ipahayag ang mabuting balita kahit ito ay ayaw ng mga Hudyo na ipaalam sa iba sapagkat ang akala nila sila lang ang bayang hinirang ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay para sa lahat. Kaya nga sa ating Salmo 147,
ang papuri ay hindi lang po para sa Jerusalem, hindi lang po sa lahat ng hinirang ng tao ng Diyos, hindi lang po ang mga Israelita, bagkos ito ay para rin sa lahat na dapat nating bigyang papuri ang Diyos na siya ay nag-utos at ito ay matupad sa pamagitan ng kanyang kalooban at ang kalooban ng Diyos ay para sa lahat. Kaya po sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesus ay inumbida ng isang pinuno ng mga Pariseo. Ibig sabihin, may mataas na posisyon sa mga Pariseo. Mula po sa ating Ebanghelyo ngayon, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, Verso 1 hanggang 6. At ang mga Pariseo, ito yung grupo na pang-anim na siglo sa hindi pa pinanganak ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo, ay nagkaroon ng kilusan ng pagbabago at isa ang mga Pariseo sa mga kilusan ng pagbabago upang lalo pang maayos ang buhay. Pero napakakitid ang kanilang pagtingin sa mga tradisyon at mga kautosan. Napakakitid sapagkat ang akala nila, ang tao ay dapat sundin ang kautosan sa bawat litra nito. Pero hindi naman napahayag sa pinakaloob, pinakadiwa at pinakapunot dulo at tunay na kahulugan ng kautosan. Kaya yung tinatawag na tradisyon ng Torah. Ang Torah ay isang salitang Hebreo na ibig sabihin mga utos o mga batas. Ay ipinatupad nila na ang akala nila yung Torah at ang pagsunod nito, yun ang makapagligtas. At yung Torah ay hindi lang po sa isang aklat. Ito ay nasa aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomio. At sa Kapitulo 20 ng Exodus at Kapitulo 5 ng Deuteronomio, doon makita ang 10 utos na siya yung parang sumari ng mga kautosan na naroon sa 5 aklat. Pero kung minsan sabi natin, hindi ba nakapareha ito sa kuda ni Hammurabi? Kung ano man ang pinagmulan nito, ang tao ay nabigyan pa rin ng inspirasyon ng Diyos upang isa buhay at isa gawa ang maayos na pamuhay. Pero sa punot dulo nito ay una sa lahat ang pagkilala sa Diyos, ang kanyang kabutihang loob at kung paano na ang tao ay magkaroon ng maayos na pag-ugnay sa kanya. At mayroon tayong kautosan, mayroon tayong mga patakaran, mayroong Torah para sa mga Hebreo, mayroong kautosan at commandments para sa atin. Ngayon, ito yung nangyari. May taong namanas doon sa loob ng sinaguga, binabantayan si Jesus kung anong gagawin. Ngayon, nagpunta sa bahay, hindi na sinaguga. Sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. Labas na yan sa tinatawag na banal na puok, banal na lugar. Binabantayan pa rin siya. Binabantayan niya kung anong gagawin niya sa taong namanas, kung siya ba ay maghilom o magpagaling. Pinagaling ng ating Panginoon. Dahil hindi naman trabaho ang paghilom at pagpapagaling. Ang paghilom at pagpagaling ng tao ay isang karapatan ng bawat tao. Karapatan ng bawat nilalang na magkaroon ng kabuuan ng kanyang pagkanilikha na mayroong tinatawag na mga physical weakness na kailangan hilumin at pagalingin. Pero ang paggaling ng tao, hindi lang sa physical. Ang buong tao ay katawan, kaluluwa at mahigit pa doon na diwa na kailangan ding igalang at irespeto at bigyan din ng pansin. Ang akala kasi ng iba na physical lang ang ating bahagi ng pagkatao, pero hindi. Mayroon ding kaluluwa. Kaya ang pagpapagaling ay pagpagaling din, hindi lang ng physical, pagpapagaling ng kaluluwa. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon ay ang pagpapagaling ng kabuuang pagpagaling. Ang taong namanas, pinagaling niya physical, pero pinagaling rin niya ang kaluluwa nito sapagkat siya naman ang Diyos na Mesiyas na siyang maghatid
ng kagalingan. At ang kagalingan ay dapat sa araw ng Diyos dahil ang araw ng Diyos ay tinatawag nila na Sabat. Ang Sabat ay salitang Hebreo na ibig sabihin pamamahinga. Sa atin, tinatranslate nating Sabado, pero hindi po yan ang kompleto na translation dahil tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasan sa krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa magitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Iyayang kaloob mo ay aming inangalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tingapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Yung ipinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na cross, siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa namang nasisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito.
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyong Espiritu yung banal na maklob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay niya na itinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami ang magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklos magkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayundin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus, sampayin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sanlangit. Bigyan mo
kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at telesalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang
ang buhay ko'y igagalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay, kay kasama ko ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa't kabayan ako, iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming mababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay, kay kasama ko ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. to 5 p.m. Lunes, Huwebes at Sabado. Biyernes, 5 a.m. to 8 a.m. sa finance office at BPI entrance. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan
sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo lahat ay tinipon ng Diyos na kapiliyan. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalahatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon, aming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa igaling aming hiram na buhay. Buong kabang loob po kaming nanalangin at kami na magkaawang kalugdano po ng mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway maggamit ang buhay sa iyong piling. Alisin mo ang namang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang ikawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Yan po ang wala pang Leksyo Divina para sa pong Jesus Nazareno. Ay available pa po ito doon sa Information Guard. 130 pesos po bawat kopya. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia. Salamat kay Padre Dines. Palakpakan po natin si Padre Dines uli sa pakilahok niya sa ating Eucharistia. Kayong lahat narito. Salamat sa lahat ng mga nakikilahok din, hindi lang dito sa loob at sa labas ng Nambana, Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno at Basilica Minor, yung mga naugnay din sa iba't ibang social media platform na nakusposting sa iba't ibang paraan na way inyong panalangin, ay dinggin ang pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga tumutulong upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po yung tulong, pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Ang ating Panginoon ay may kabutihang loob. Ipahayag natin ang ating kabutihang loob lampas pa sa mga makitid na mga struktura ng ating buhay. Ang Diyos ay umibig sa atin ng tunay.
Mahalin natin siya ng tunay sa pagmamahal sa ating kapwa gaya ng pagmamahal ng ating sarili. Ngayon na po, ang kumasos. Ngayari po lamang itaas bagya, mga bagay na pabasbasan. Dalawa po kami ni Padre Dinis ang mabasbas para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na pong Isus Nazareno, inaagos niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kinangan ng kanan, nagsusumamo sa imakamtan na Manila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pamitan ng binisyon nito na may mahala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo mga kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May intaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.